Hindi ko alam kung may third eye ba ako o wala. Pero di ko iniintindi yun. Dahil ayoko rin naman magkaroon. Takot lang ako. Pero ilang beses na din akong nakakaramdam ng mga katatakutan. Na-confirm ko na lang kalaunan na yun na pala yun. Minsan kasi ay nagwawalang bahala ko lang. Katulad nitong isi-share ko. Nanaginip ako minsan, nasa duty daw ako. Nurse po ako, night duty daw. May nag-call bell na pasyente sa nurse station, sa room 210. Pinuntahan ko agad. Nakadim yung light. Baka dahil patulog na ang pasyente. Kaya nang pumasok ako, medyo di ko naaninag ang buong kwarto. Sabi ko, "Madam, ano pong problema? May kailangan po ba kayo?" Hindi sumagot yung pasyenteng nasa kama, kaya lalo akong lumapit sa kanya. Doon ko na naaninag na nanginginig ang pasyente at umiiyak. Tinanong ko, "May masakit po ba sa inyo? Bakit po kayo umiiyak?" Hindi siya makapagsalita. May tinuro siya malapit sa paanan niya na di ko napansin sa pagpasok ko. Nang tignan ko kung ano, may isang tao na nakasuot na itim na damit na di ko klaro ang muka dahil doon sa mata niya nakasentro ang paningin ko. Nanlilisik kasi at palapit na sa amin. Hindi ako makagalaw at makasigaw sa takot. Doon ako nagising sa hampas ng roommate ko, sabay tawag sa pangalan ko. "Cheche, gising, binabangungot ka." Nasabi ko tuloy sa sarili ko na salamat, masamang panaginip lang pala. The next morning, duty ko na. Hindi mawala sa isip ko yung panaginip ko. Nag-lunch break na kami. Nagtanong ako sa kasama kong nurse na medyo matagal na dun. Kasi medyo months pa lang ako dun. "Juday, meron din bang nakakatakot na kwento tong hospital natin?" "Ay oo, marami. Lalo na yung room 210. Si ate din nga ayaw pumasok dyan na nag-iisa. Dahil may nakita siyang babae dyan na nakaitim. At si ano din nakita niya. Yun na, kinikilabutan na ako. Dahil bakit napunta sa panaginip ko yung eksaktong description ng nilalang dun. At yung eksaktong kwarto kung saan siya makikita. E noon ko lang naman nalaman ang kwento sa room 210. Ang kwentong ito ay tungkol nung bata pa ako. Madalas kasi akong nagkakasakit. Merong nagkaroon ako ng kidney trouble sa kapipigil ng ihi ko. At yung malala is yung tinamaan ako ng tuberculosis dahil lagi akong natutulog sa ilalim ng kama at sobrang alikabok dun. Lagi akong kinoconfine sa ospital dahil nga sa sakitin ako. At nang malaman ng mga doktor na may tuberculosis ako, inilipat nila ako sa isang private room para di makahawa sa ibang pasyente. Nahihirapan na akong huminga. Nilalagyan na lang ako ng oxygen. Kaso ayaw kong magpalagay kasi parang mas lalo akong di makahinga. At yung ubo ko sobrang lalim na talaga. Natatakot na nga sina mama. Kasi malala na talaga ang sakit ko. Isang gabi mga midnight na siguro yun. Tulog na yung lola ko na nagbabantay sa akin. Pero ako gising pa. At sa pagtingin ko sa may pintuan sa may right side ko, dahil medyo malapit yung pintuan at may salamin doon na katamtaman ng laki, na kung sino man ang dudungaw ay makikita mo agad. Pagtingin ko doon, ay nakita kong maraming batang dumudungaw at pinapalapit nila ako. Naisip ko baka gustong maglaro. Pero habang palapit ako sa pintuan, lumalayo sila at kumakaway. Naibig nilang sabihin lumapit ako sa kanila. Nang malapit na ako sa pintuan, mas lalo silang lumalayo. At ang nanotice ko, hindi sila tumatakbo. Parang lumalayo sila ng nakalutang.
habang nakaharap sa akin. Nang akmang bubuksan ko na ang pintuan, nilingon ko ang lola ko, mahimbing yung tulog niya. At tumingin ulit ako sa may salamin ng pintuan. Nandun pa rin yung mga bata kumakaway sa akin. Pero naisip ko, baka hanapin ako ng lola ko at pagalitan ako. Kaya bumalik ulit ako dun sa kama at natulog na lang. Kinaumagahan, hinahanap ko ang mga bata. Pero wala akong nakita at di na ulit nakakita. Kaya ang laking katanungan sa isip ko, kung sumama kaya ako, ano ang mangyayari sa akin? Hanggang ngayon, ako'y 32 years old na. Pero hindi pa rin nawawala sa isip ko yun. May isang office sa Ortigas na kung saan may mag-inang multo na very active kapag weekends, lalo na't wala halos empleyado. Isang Sabado, nagulat na lang ang mga taong nagtatrabaho sa 16th floor ng building. Dahil bigla na lang nilang narinig ang tagaktak ng keyboard sa isa sa mga bay na malapit sa pantry na kung saan ang mga oras na yun ay wala namang nagtatrabaho. Nagkatinginan sila nung isang ka-teammate niya at nanindig ang mga balahibo nila. Isang Sabado naman, natoka na naman silang magtrabaho ng weekend na yun. Galing sila noon sa pantry, kumuha sila ng kape. Malamig kasi sa opisina kahit wala halos tao. Kaya para hindi masyadong lamigin, ay nagkakape sila habang nagtatrabaho. Nang walang ano-ano'y may narinig silang mararahang katok sa fire exit, kung saan madadaanan niya bago makarating sa pwesto niya. Oo nga't madalas nilang dinadaanan ang fire exit na yon, lalo na kung isang floor lang naman ang pupuntahan. Pero weekend yon at wala ni isa man sa kanila ang dumadaan doon kapag ganung weekend. Hindi na siya nag-abalang alamin kung sino o ano ba ang kumakatok na yon. Kumaripas na siya ng takbo pabalik sa pwesto niya. Isang araw ng Sabado, dumaan lang ang isang ka-teammate niya para may asikasuhin lang. Nang walang ano-ano'y may napansin siyang bata sa ilalim ng lamesa na malapit sa Xerox machine. Dali-dali siyang nagpunta sa lobby upang ipaalam sa guard ang nakita. Nagulat pa ang guard sa ibinalita niya dahil alam nito na wala ni isang empleyado ang may dalang anak ng araw na yun. Sinigurado pa nito kung bata ba talaga ang nakita niya. Nang balikan nilang sinasabi niyang lugar, ay wala na ang bata doon. Kaya nagtanong siya sa mangilan nilang empleyado doon kung may nakita din ba silang bata. Pero iling lang ang isinagot nito sa kanya. Isang Sabado, nanaupo siya sa computer na malapit sa entrance door. Yung entrance door ng office niya ay salamin na tanaw ang magkatapat ang elevator. Matapos isend ang report, napatingin siya sa isa sa dalawang elevator. At nagulat pa siya nang makitang may lumabas na nakaitim na babae doon. Nakabelo din itong itim, kaya hindi niya maaninag ang mukha nito. Namutla siya sa nakita, kaya lumipat na lang siya ng ibang pwesto na malayo sa entrance door. Ayaw na niyang makakita ng kung ano pa na lalabas mula sa elevator na yon. Ayan po muna ang kwento ko. Sana ay nagustuhan nyo. Base lang po yan sa experience ng dati kong kasamahan. Hello po, ako po si Dia. At ang istoryang ito ay nangyari po habang ako'y nagtatrabaho bilang temporary receptionist sa isang malaking company. Di ko nasasabihin kung anong company po. Di ko masabi kung nakabukas ba yung third eye ko. Pero sa mga nakikita at nararamdaman ko, posibleng ang nakabukas yon. Pero minsan lang naman ako makakita ng mga multo.
Pero mas marami akong nararamdaman. Takot akong may makitang multo kaya pinakikiramdaman ko na lang. Habang nagtatype ako sa PC, nakita kong lumabas yung katrabaho ko na nagngangalang Marcus. Hindi niya tunay na pangalan. May mga kasunod siyang lumalabas sa pinto na mga katrabaho din namin. Nakikita ko yun sa peripheral vision ko. Sa aking pagtatype, yung isang katrabaho pa namin pumasok sa office, galing labas. Siyempre, nakabukas pa ng konti yung pinto. Biglang bumukas ulit yun. At may naramdaman akong parang kakaiba sa pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Napatingin ako sa pinto. Kahit ayoko, kasi alam ko na kung ano ang makikita ko. Pero huli na ang lahat. At napatingin ako ng mabilis. Nakita ko si Marcus pumasok sa pinto. Pero ang ikinagulat ko ay may nakasunod sa likod niyang babaeng nakaputi. Nakatingin sa kanya. Pero di ko makita yung mukha o ekspresyon niya. Basta ang alam ko, nakaharap lang siya at nakasunod habang naglalakad si Marcus. Parang hangin lang naman siya kasi bigla na lang siyang nawala nung palikunan ng daan si Marcus. Iniwas at ibinaling ko na lang sa iba ang paningin ko at ipinagpatuloy yung ginagawa ko kasi baka makita ko ulit yung nakita ko. Umakto na lang ako na parang walang nakita, pero yung dibdib at utak ko nagrarambulan dahil kahit anong gawin ko, napapaisip pa rin ako kung ano yung nakita ko. Baka hangin lang tapos nanlabo lang yung mata ko, kakatutok sa PC ko. Medyo malabo na din kasi yung mata ko. O kaya pagod lang yun dahil sa busy ako at kung ano-ano ang nakikita ko. Pero alam ko na multo yun dahil na din sa naramdaman ko. Ikwinento ko kay Marcus ang nangyari. Pagkatapos ko na makita yung babaeng nakasunod sa kanya. Type ako nung chicks, magnet ako eh. Nagawa niya pa na magbiro. Pero ang alam ko, kahit saan, merong mga nakatagong misteryo at di talaga maiiwasang may makitang mga bagay na ayaw mong makita. Pero kahit ganun, ang tanging panlaban lang dun ay malakas na pananalig sa Diyos at tamang dasal para sa mga kaluluwa ng mga namayapa na. Nangyari yung istoryang ito nung grade 3 pa lang ako. Dalawa lang kami sa bahay ng mama ko kasi pumasok sa school yung mga kapatid ko. Natutulog yung mama ko sa tabi ko nun habang nagbabasa ako ng storybook. Habang patagal ng patagal yung pagbabasa ko, lumalakas din yung lipad ng kurtina namin kahit wala namang hangin. Nagtaka ako kung bakit lumilipad o nagsisway yung kurtina. Eh wala namang hangin o nakabukas na electric fan sa loob ng kwarto namin. Hanggang sa napansin ko na sa kurtina, may nakatayong anino ng isang lalaki. Hindi siya gumagalaw at nakatayo lang siya. Parang ayoko na lang pansinin, pero habang tinititigan ko siya, kinikilabutan ako na hindi ako makapagsalita. Balak kong gisingin ang mama ko, pero di ko magawa kasi baka anong mangyari sa kanya pag ginising ko siya at makita niya yung anino. Lumabas ako ng bahay, naghanap ng taong mapagsasabihan na may nakatayong anino sa kurtina. Pero sa kasamaang palad walang dumadaan. Naglakas loob akong pumasok ulit sa bahay at ginising si mama. Pero pagtingin ko sa kurtina, wala na yung anino. Sa di inaasahang pangyayari, nangyari ulit yung nangyari sa akin nung grade 3 pa lang ako. Pero ngayon, 19 na ako. Natutulog ako sa kama ko at ako lang mag-isa. Dahil yung kapatid ko na babae na kasama ko sa kwarto ay nagpre-prepare na pagpasok sa school. Habang natutulog ako,
bigla akong naalimpungatan. Dahil naiihi ako sa sobrang lamig, kahit nakakumot naman ako. Pagmulat ko ng mga mata ko, sakto yung kurtina yung bumungad sa akin. At napansin ko sa kurtina na may nakatayong anino ng lalaki. Bigla akong kinabahan dahil pakiramdam ko nakatingin siya sa akin. Buti na lang nasa labas pa yung kapatid kong babae at dali-dali kong tinawag ang pangalan niya. At bigla naman siyang lumapit sa akin at hinawi niya ang kurtina kung saan nakatayo ang lalaki. At nagulat ako dahil biglang nawala yung anino sa kurtina. Dahil sa takot ko, lumabas ako sa kwarto. At sa kwarto ng mama at papa ko ako natulog. Habang sila'y taang-taka kung bakit dito daw ako natulog, kinuwento ko sa kanila yung nakita ko. At ang sabi lang nila ay manalangin daw ako bago matulog at pagbagong gising. Habang iniisip ko yung nakita kong anino sa kurtina, biglang may nag-flashback sa isip ko na noong grade 3 pa lang ako, yung lalaking aninong nakita ko sa kurtina ay pareho lang din doon sa aninong nakita ko kani-kanina. At ang ikinagulat ko, parehong pinto at kurtina ko din siya nakita. Hindi kaya doon siya nakatira sa kurtina? O talagang sa akin lang talaga siya nagpaparamdam at nagpapakita? Ang istorya na ito nangyari nung high school pa ako. Maliligo ako nung araw na yon at nagmamadaling pumasok sa school. Hindi ako makaligo dahil yung pinsan ko ang gumagamit sa CR. Dalawa kasi yung CR namin. Yung isa para sa pagmaliligo ka at yung isa ay para sa pagmagdudumi ka. Pero hindi pwedeng mabasa yung CR na yon dahil may carpet. So ang ginawa ko, dun muna ako sa bahay ng tita ko naligo. At pumayag naman siya. Papasok na sana ako ng CR. Nang may nakita kong pumasok dun, inisip ko na baka yung pinsan ko lang. Kaso di ko alam kung sino sa pinsan ko yung pumasok. Kambal kasi yung pinsan ko. Pero alam ko na pumasok yung isa sa mga pinsan ko. Hinihintay ko na matapos at lumabas yung pinsan ko. Kaso ang tagal, kaya naisip ko na gulatin siya. Tutal bata pa naman yun, wala pang dapat ikahiya. Natatawa ko sa naiisip ko habang binubuksan ang pintuan. Hanggang sa binuksan ko na ang kurtina at sabay-sabi ng bulaga, yung ngiti kong hanggang tenga, napalitan ng pananayo ng balahibo at paninigas. Ni hindi ko magalaw ang paa ko dahil iniisip ko ng mabuti kung may pumasok nga ba sa CR o wala o namamalikmata lang ako dahil sa antok o di kaya'y doppelganger. Tinanong ko yung tita ko kung nasan yung mga pinsan ko. Ang sabi niya kanina pa daw umalis papuntang school. Tinanong niya ako kung bakit. Imbis na sagutin ko yung tanong niya, tinanong ko siya ulit. Tita, may nagpaparamdam ba dito minsan? Sagot ng tita ko, lahat naman ng bahay meron, bakit? Pero minsan may nararamdaman ako. Lalo na yung parang kinokopya yung mukha mo o ng ibang tao. Sa sinabi niyang yon, kinilabutan ako. Kasi may posibilidad nga na doppelganger yung nakita ko. Dahil doon di na ako nakikiligo sa bahay nila. Nagtitiis na lang ako sa poso maligo. Yun lang po. Maraming salamat.